Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League Chapter 300. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y talagang focus kanila ang isang puspusang ensayo dahil mapapaharap nga sila sa Quantum Ace. Kaya naman dito, magsapit ng umaga. Gumising na kayong lahat. Oras na para sa ensayo. Isang puspusang ensayo ang ating kakairapin. Huwag na kayong tatamad-tamad. Umangon na kayo, kumain at mag-ensayo na. Gawin natin ang lahat ng to para magbunga ang ating pinapangarap. Wika ni Ayako. At dito ngay maagang nagising itong si Akagi. O kayong lahat, gumising na kayo. Oras na ng ensayo. Ensayo upang ma-practice ang ating chemistry. At hindi lang yun, i-practice rin natin ang ating stamina, bilis at syempre ang ating endurance, sapagkat napag-alaman natin na mabibilis nga ang kalaban. Wika nga nitong si Akagi. Kaya naman dito ya. Sige, mag-ensayo tayo. Takbo lang tayo at ikutin natin ang court at hayaan natin na tumagaktak ang pawis at hayaan natin na magbunga ang ating paghihirap. Sige, jogging lang ng jogging, ibigay natin ng lahat sa ensayong ito. Wika nilang lahat at talagang nagja-jogging nga ang bawat isa. Puspusang ensayo ang ginagawa. Talaga ganyan ang ating kailangan gawin dito na mapaparap tayo sa Quantum Ace. Malakas ang upunan na yun. Ang kalang standing ay 4-0. Apat na panalo at walang talo. Kaya nakakagalak makita na ganyan ang iyong ginagawa. Puspusang ensayo. Wika na itong si Coach Ansay. At dito ay pagkalipas nga ng 3 oras na ensayo. At dito ay talagang nagpapahinga na ang lahat. Magpahinga na kayo. Ayos na yan. Tuloy-tuloy na oras ng ensayo. At halos hindi man lang kayo nagpahinga. Kitang-kita namin ang dedikasyon sa inyo. Ipagpatuloy niyo yan sapagkat hindi basta-basta ang ating kakaharapin na laban. Wika nga nitong si assistant coach Kenji Fujima. Samantalang dito ay habang nagpapahinga nga ang lahat ay nag-uusap-usap nga sila. Ang bilis ng panahon, no? Para bang kailan lang at hindi natin inaasahan na mapapasabak tayo dito sa pinakamataas na liga. Mula doon sa Kanagawa, pumuntang Inter-High at pumuntang Winter Tournament at nakuha nga natin ang unang panalo na championship. At dito'y hindi ko talaga inaasahan ang bait talaga ng Panginoon at binigay sa atin ang pinakamataas na liga. Wika nitong si Ayako at dito'y tumugon nga itong si Miyagi. Ako, ang hindi ko na makakalimutan ay ang Inter-High sapagkat yun ang una nating laban sa labas ng Kanagawa. Nakakagalak lang na kahit hindi natin nakuha ang kampiyonato ay nakilala
ang mga underdog sa kagaya natin. Ngunit, ang talagang gusto ko sa kupulan na to ay ikaw. Ayoko, wika nga nitong si Miyagi. Sira ulo ka talaga, Miyagi. Ngunit sa ganyang usapan, ang hindi ko naman makakalimutan dito Shoku, alam nyo na. Siyempre, yung araw na nadapa ako at yung araw na nakita ko kayo at nakapagsapakan pa sa loob ng gym. At ang talagang hindi ko makakalimutan ay yung araw na yun. Yung araw na tinanggap ako ni Coach Ansay ng buong buo at tila ba hindi niya ako kinamuhihan. At mula sa araw na yun, sinabi ko na sa aking sarili, nagang kaya pa ng aking sarili at nagang nandyan pa si Coach Ansay, ay maglalaro ako sa tabi niya. Wika nitong si Mitsui. Ikaw Rukawa, ano naman ang di mo makakalimutan doon sa Shoku? Wika nga nitong si Ayako. Wala nang iba kundi yung laro sa Kanagawa. Naalala niyo po ba? Nung unang laban natin sa Muradai, bangko tayong lahat dahil sa kagagawa nitong Sakuragi na to. Sira ulo ka, unang laban pa naman at kondisyon ng lahat, tapos mapapaupo lang tayo. Ginawa tayong bangko dahil sa kalokohan natin. Yun ang hindi ko makakalimutan, wika nitong Sirukawa. Iba naman ang hindi ko makakalimutan doon. Ang hindi ko makakalimutan ay ang aking freshman year. Yung tinuturuan nyo pa akong maglaro ng basketball at halos sa araw-araw ay puro dribble lamang ang aking ginagawa. Yun ang hindi ko makakalimutan sapagkat doon ako nagsimula. Ang 100%ng Sakuragi ay nagmula doon. Doon pa lang sa 1% na yun. Ngunit ang talagang hindi ko makakalimutan dito ay si Haruko, my loves. Wika nga nitong Sakuragi dito ay sira uno ka talaga. Tantanan mo ang kapatid ko. Wika nitong si Akagi. Ngunit sige, sa ganyang usapan, ang hindi ko nang makakalimutan ay ang tunggalian namin ni Jun Uzumi. Oo, saksi kayong lahat na ang tunggalian ng dalawang sentro na si Uzumi at ako ay talagang tumatak doon sa Kanagawa at tumatak sa history ng Shoku. At alam nyo naman siguro na ang lahat ng yun ay mauulit sapagkat merong Uzumi dito sa pinakamataas na liga at kasama pa niya itong si Choshiya. Wika nga nito si Akagi at dito nagsalita nga itong si Coach Ansay. Naku, ang sarap naman. Ang sarap naman sa puso na pakinggan ang lahat ng yan. Ngunit, pahinga na. Sapagkat, konting araw na lang ay magsisimula na ulit ang ating laro. Magpahinga na kayong lahat, mga bata. Wika nga nito nga si Coach Ansay at dito ya. Lumipas na ang araw at sa wakas, eto na nga ang araw ng laro. At dito nga'y talagang maingay nga ang gym sa pagpasok ng Shoku. Yan ang Shoku, diba? Ang may standing na 4-1, ang tumalo sa top 2 at muntikang tumalo sa upunan nila Kantura. Sila ba yan? Wika ng mga tao at dito'y oo sila. Ngunit mabibigat ang kalaban nila. Kalaban nila ang kupunan ni Coach Billy Quantum, ang Quantum Ace. Lahat sila ay magagaling doon. Ang kanilang malalaro ay talagang nakakahanga. Lahat ng yun ay mga ace. At nandun pa ang sentro na si Prime. Wika rin ng mga tao at dito'y biglang may lumapit na lalaki sa kanila. At talagang mayabang ito. Kayo ba ang kupunan ng Shoku? Ang may standing na 4-1? Pes, ako nga pala, si JC Marcel, ang small forward na kupunan ng Quantum Ace. At isa lang ang sasabihin ko sa inyo, wala kayong panalo. Wika nga nitong si CJ Marcel, kaya naman dito nga ya. Bigla na ngang nag-buzzer. Tapos na ang larong ito. Ang susunod naman na laban ay sa pagitan ng 4-0 na Quantum Ace. At ang kanilang makakalaban ay ang 4-1.
ang kupunan ng Shuhoku High School. Warm up na at dito'y minuto na lang bago magsimula ang bakbakang ito, kaya i-prepare nyo ang iyong sarili. Wika nga ng comedy, ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay mga nasusunod na bahagi.